Pray ng Panginoon, magandang umaga po sa bawat isa. Ang Diyos ay mabuti. Nais kong ibalita sa inyo na talagang pinagpala kami ng Panginoon kahapon sa anniversary natin dito sa Taiwan. At ang pagsama ng Panginoon ay naranasan namin. Napakaganda ng mensahe na ibinigay ng Panginoon para sa bawat isa. At ngayon ay naririto po ako sa Chungli dahil naghatid ng mga kapatiran na dumalo mula rito. Maraming salamat sa lahat po ng nanalangin para sa amin, para sa lahat ng nagkaroon ng bahagi sa gawain dito sa Taiwan, lahat po ng mga nagpadala ng tulong sa akin, kailan man yan, 3 years ago man yan, 2 years ago man yan, last year man yan, lahat ng mga nanalangin, at palaging nananampalataya ng pagkilos ng Panginoon sa gawain dito sa Taiwan. Marami pong salamat sa inyo. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Ako'y nagagalak na nadalaw kami ng Pastor Joseph at ng iba pang mga kapastoran natin. So, tuloy po tayo sa ating pag-aaral. John chapter 11 po. Tayo nga po muna ay dumulog sa panalangin at magpasalamat sa Diyos. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa inyo sa kabutihan, biyaya at katapatan niyo sa amin. Salamat po sapagkat talagang hindi kayo nagsasawa na kami ay palakasin at palalimin sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na lalong lumalim sa pagkakilala sa inyo. Hallelujah. Salamat po o Diyos sa kalakasan, spiritual, physical, sa lahat na aspeto para sa lahat ng kasama namin sa devotion na ito. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. John chapter 11, nung Sabado po, pinag-usapan natin kung papaanong sa pamamagitan ng bibig ni Caiaphas na kaaway ng na umaaway sa Panginoon, nagamit pa rin para ipahayag kung ano yung layunin ng Diyos. At ano yung layunin na ito? Basahin ko muna ulit mula sa verse 49. John 11 verse 49 hanggang sa mga sumusunod po. Sabi rito, pero isa sa kanila, si Caiaphas na punong pari ng taon na iyon, ang nagsabing talagang wala kayong alam. Hindi nyo ba naisip na mas mabuting mamatay ang isang tao para sa sambayanan kaysa sa mapahamak ang buong bansa? Oh, na-discuss na natin yan noong nakaraan. Rod, kumusta ka na dyan sa Saudi? God bless sa inyo dyan. Ang sinabing ito ni Caiaphas ay hindi nanggaling sa sarili lang niya. Bilang punong pari, nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan niya na mamamatay si Jesus para sa buong bansa. At hindi lang para sa bansa nila, kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagsipangalat sa buong mundo upang tipunin sila at pag-isahin. So yun na nga, nagamit si Caiaphas na bigkasin yon. Siya, binibigkas niya yon ng self-serving. Dahil gusto nilang ipapatay nga ang Panginoon at nang mawala na sa balat ng lupa ang Panginoon. Hindi niya alam, ginamit ng Panginoon yung bibig niya para ipahayag yung gusto rin ng Panginoon na mamatay ang Panginoong Jesus, pero hindi para mawala sa daigdig, kundi para, ano to? Para sa bansa. Pero hindi niya alam at hindi lang para sa bansa nila, kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagsipangalat sa buong mundo upang tipunin sila at pag-isahin. Itong verse 53 ay verse 52 ay nakakatuwa. Bakit? Sabi rito, mamamatay raw ang Panginoon hindi lang para sa bansa nila, kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Meron na palang mga anak ang Diyos, kaya lang, hindi pa nakakasumpong ng pagkakilala sa Panginoon. Hindi pa namamatay ang Panginoong Jesus, yung mga tatanggap, yung mga sasampalataya ay tinatawag ng mga anak ng Diyos. Kasama na po tayo ron. Wala pa, hindi pa dumarating sa atin yung Ebanghelyo, ang tawag na sa atin sa Biblia ay mga anak ng Diyos. Paano nangyari yon? Kasi nga, at I want you to be joyful. Sabi sa aklat ng... O doon muna tayo. Natatandaan nyo nung dinidiscuss natin yung tungkol sa pastol.
no, na yung mga tupa at yung mga pastol sa chapter 10. Tingnan niyo sa John chapter 10 verse 16. John chapter 10 verse 16. Pakisulat niyo po yung verse kung sino yung mabibilis diyan. John chapter 10 verse 16. Sabi dito, may iba pa akong tupa. O ulitin, umpisa ako sa verse 14 po. John chapter 10 verse 14 to 16 para mas maliwanag. Paki-type nga. Hintayin ko na may mag-type sa inyo. John chapter 10 verse 14 to 16. Ayan, okay na yan, 16. Pero may mag-type nga po mula verse 14 papunta sa 16. Sabi rito, ako ang mabuting pastol, kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at pagkakakilala nila sa akin. At iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. No? Kilala raw ng Panginoon kung sino yung mga tupa niya, kung papaanong kilala niya ang ama. Kaya nga, nung nandito tayo sa John chapter 10, ipinaalala ko sa inyo, hindi pa kayo nakakakilala sa Panginoon, kilala na ng Panginoon kayo. Alam na niya ang pangalan natin. Isn't it amazing na hindi pa tayo dinaratnan ng kaligtasan, hindi ka pa nananalangin, hindi ka pa nagsisimba, kilala ka na ng Panginoon. Verse 16, may iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. May iba pang tupa raw ang Panginoon. Kinakailangan ko rin silang tipunin, pakikinggan din nila ang mga salita ko, at ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastol. Hindi pa humahayo yung mga alagad sa aklat ng mga gawa. Ang tawag na ng Panginoon sa atin, kawan niya. Kabilang tayo sa kanyang kawan. Sa Roma chapter 8, Roma chapter 8, kaya nga alam nyo mga kapatid, minsan iniisip natin, buti na lang may nag-share sa akin. Buti na lang may dumating na pastor. Buti na lang may nag-anyaya sa akin. Ang hindi mo alam, nakaprogram na yan sa buhay mo. Na at one point in your life, may darating na pagkakataon sa'yo para makilala mo ang Panginoon. Now the choice is yours. Kung tatanggapin mo ang Panginoon at hindi. Pero bago ka nagpasya na tatanggapin mo ang Panginoon, alam na niya na tatanggapin mo siya. At itinalaga ka na ng Panginoon. Wala ka pa, hindi ka pa nabubuhay, nakatalaga ka na, dahil alam ng Panginoon na pipiliin mo siya. Roma chapter 8. Mag-umpisa tayo sa verse 28 hanggang 30. Roma chapter 8, verse 28 hanggang 30. Naa-amaze ako sa Panginoon. Mamaya may babasahin pa akong verse sa inyo, mas matindi pa. Pero naa-amaze ako sa Panginoon na kahit nung panahon na paiwas-iwas ka pa sa Panginoon, kahit nung mga panahon na nasa bisyo ka, nasa sanlibutan ka, all the while, alam ng Panginoon na lalapit ka rin sa Kanya dun sa banda-banda ron. At tiniis ng Panginoon yung mga pagsuway mo, yung lahat ng mga ginawa mo, dahil alam niya pagdating sa bandang rito, tatanggap ka rin sa Kanya, kikilalanin mo rin siya. Kaya nga, makasalanan ka pa, namatay na ang Panginoon para sa iyo, tinatawag ka na niyang anak, tinatawag ka na niyang tupa. Tayo, sa ating limitadong pagkaalam, ang mga tao, ang tawag natin, mga Christian at non-Christian. Mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Dahil hindi natin alam yung hinaharap eh. Kaya ang tawag natin minsan sa mga kamag-anak natin, ay, hindi pa po Christian ang pamilya ko, hindi pa po mananampalataya. Pero sa pananaw ng Panginoon, mananampalataya na siya. Anak na siya ng Diyos, kagaya mo. Nung hindi ka pa lumalapit sa Panginoon, ang tawag sa iyo ng Panginoon, anak ka na niya. Paano naman ako natawag ng Panginoon na anak na niya? Hindi pa nga ako, ito nga, ang Panginoong Jesus, hindi pa napapako sa krus eh. Sinabi na niya eh. Mamamatay siya hindi lang para sa bansa nila, kundi para sa lahat ng anak ng Diyos. Naging anak ka ng Diyos nung nakita ng Panginoon na pinili mo siya. Now, sa kaisipan ng Diyos yan, kasi nga,
He is the Alpha and the Omega, nauuna na ang Diyos bago pa mangyari yung isang bagay, nakikita na niya. Verse 29, Roma chapter 8, verse 29 naman ako. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Nung una pa raw, alam na ng Panginoon kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. Ano to? Itong talata na ito, past and ano yan? Future yan. Past. Sapagkat alam na ng Diyos, noong una pa man, noong una pa, nakaraan yun, that is past, kung sino-sino ang kanyang mga, kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, future yon. Pagka sinabing magiging, hindi pa anak. Magiging anak pa lang doon sa bandaron. So the past, noon, at yung magiging sa future, lahat nasa kaisipan ng Panginoon. Because He is the Alpha and the Omega. Kaya nga, napakamaluwalhati. Now, pagka isiningit mo dyan yung tungkol sa problema, tungkol sa iniintindi, dapat pumayapa ka na. Kasi nga, sabi doon sa 28, alam na natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya hindi magpapadala ang Diyos sa iyo, hindi papayag ang Diyos na may maranasan ka na isang bagay na ikababagsak mo, at pagka naranasan mo yon, eh, mawawalang kabuluhan yung naisip ng Diyos, yung nakita ng Diyos noon-noon pa na ikaw ay talagang sa Kanya. Alam ko, medyo malalim yan. Hindi papayagan ng Panginoon na may maranasan ka para manegate yung nakita niya noong nakaraan pa na ikaw ay talagang sa Kanya. May nagtanong sa akin dati sa Bible school. Sabi niya, "Sir, paano ko malalaman na ako yung naisip ng isa ko sa mga naisip ng Panginoon na talagang sa Kanya?" Kasi minsan nga nag-message sa akin ng Panginoon, eh, sabi niya, "Anak, alam ko na nga itsura mo, eh, pagka nasa langit ka na, eh. Alam ko kung anong tahanan mo, alam ko kung anong damit mo, kung papaano kang kikilos sa eternity, future. Alam ko na." O, paano nalaman ng Diyos yun? Eh, kasi nga, Diyos siya eh. Kaya yung palagi kong sinasabi, pagka may dumating sa inyo na mga bagay na parang nakakalito, na parang hindi inaasahan, ang lagi nyo sasabihin, alam na ng Panginoon ito. Alam niya na darating itong sitwasyon na ito. At ang nakita niya, makakapagpatuloy ako rito. Alam niya na eh. Kaya yun, lahat na mangyayari sa iyo ay nakabase dun sa kaalaman niya na ikaw ay sa Kanya. At dahil ikaw ay sa Kanya, lahat ng mangyayari ay para sa ikabubuti mo. Yung pangit, hindi pangit, yung malungkot, yung masaya, lahat ay sa ikabubuti mo, dahil bago ka pa dumating na i-program ng Diyos yan para lahat ay para sa ikabubuti mo sa hinaharap. Amen. Di ba napakagandang kapanatagan yon sa Panginoon? Sabi pa rito, sapagkat alam na ng Diyos kung sino pa man, kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niya na maging katulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Alam niyo itinalaga? Oh, itinatalaga kita ngayon na ikaw ang maging presidente rito. Oh, ikaw naman, kayong mga nakikinig dyan at ako, oh, ikaw, itinatalaga kita na magiging katulad ka ng anak ko. Magiging katulad ka ni Jesus. Kailan ka itinalaga? Nung wala ka pa. Nung wala ka pa, itinalaga ka na ng Panginoon na magiging kagaya ka ng Panginoong Jesus. Hindi ka magiging kagaya ng mundo. Magiging kagaya ka ng Panginoong Jesus. May hinanda na na package ang Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pumasok sa iyo ang banal na Espiritu at binabago ka araw-araw. Nililikha sa iyo ang wangis ng Panginoong Jesus. You become more like Christ. You become more like Christ. Less of your own. More like Christ. Nawawala nang nawawala yung pagiging si ako. At ang lumalabas na lang ng lumalabas lagi sa iyo ay ang Panginoon. Ngayon, kailan nangyari yon? Noon pa.
Mas matindi yung Epeso chapter 1 verse 4. Punta tayo sa Epeso chapter 1 verse 4. Umpisa na natin sa verse 2. 2 verse 4. Epeso chapter 1 verse 2 hanggang 4. Sabi rito, Epeso chapter 1 mula verse 2 hanggang 4. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. No? Bakit hindi mo deserve? Yung biyaya kasi unmerited favor eh. Bakit may biyaya na ang Diyos sa iyo? Wala ka pa, nakaready na ang Panginoon, may plano na siya sa iyo, may itinalaga na siya sa iyo, magiging katulad ka ng kanyang anak. Hindi lang yan. Wala pa ang mundo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Kailan tayo nakipagkaisa kay Kristo? Last year? Yung iba 5 years ago? Yung iba 10 years ago? Yung iba 20 years ago? Yung iba sa inyo na nanonood, makikipag-isa kayo sa Panginoon, baka pagkatapos pa ng devotion na ito, o baka yung iba na makakapanood nito sa isang taon pa bago sila makipagkaisa sa Panginoon. Pero dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit bago pa man niya likhain ang mundo. Pinili na niya tayong maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Noong una pa'y itinalaga na niya tayong maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Kailan ka raw niya itinalaga na magiging katulad ka ng Panginoong Hesukristo, na ikaw ay magiging banal at matuwid? Bago pa nalikha ang mundo. So, pagka kayo may nakikitang kahinaan sa inyo, kakulangan, huwag kang mag-dwell, huwag mong napakahina ako, napakaano ko. Hindi. Ang lagi mong sasabihin, nang hina ako ngayon, pero di bale, patuloy ako sa Panginoon at alam ko, dun sa banda-banda ron, malalampasan ito, magtatagumpay ako rito. Oo, ano ang patunay mo? Noon pa, nakita na ng Panginoon, noon pa, itinalaga na niya na ako ay sa kanya, ako ay magiging kagaya ng Panginoong Jesus. May binabanggit si Pastor Joseph sa message niya kagabi, kahapon eh. Kung nung ikaw ay nasa kasalanan, ibinigay na ang Panginoon sa iyo, eh di lalo na nung nagtalaga ka na sa Panginoon. Lalo ka na niyang iniingatan, lalo ka na niyang kinikilos. Mga kapatid, naiintindihan niyo po ba? Let's stop for a while. Tigil tayo sandali. Ikaw, hindi mo pa nakikita na ikaw ay lubos na naging kagaya ng Panginoong Jesus. Dahil minsan, ang nakikita pa natin, yung kahinaan natin, kakulangan natin. Tapos nag-i-emote-emote pa tayo, hindi ako rapat-dapat kasi ang dami kong panghihina, ang dami kong ano. Samantalang ang Panginoong Jesus, ang Diyos, ano po, hindi pa inililikha yung mundo, itinalaga ka na niya, alam na niya, magiging katulad ka ng kanyang anak. Amazing. So ano dapat mong gawin? Lagi kang tumingin sa Panginoong Jesus. Kaya ano sabi sa ano? Sa Hebreo 12 verse 2. Hebreo 12 verse 2. Napapaligiran, dito, verse 2 na lang. O umpisa natin sa verse 1. Napapaligiran tayo, Hebreo 12 verse 1 to 2. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin. Talikuran mo na. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Alam niyo ba, ang gusto palagi ng kaaway, yung isipin mo hindi ka karapat-dapat, tapos umalis ka. Hindi po ako karapat-dapat, hindi na lang ako magsisimba. Hindi ako karapat-dapat dahil parang naghihipokrito lang ako pagka nagsimba ako. Hindi ako karapat-dapat, kaya hindi muna ako tatayo. Yun ang gusto ng kaaway, kaya lalayo ka. Ang gawin mo, ang layuan mo, kasalanan. At paano mo lalayuan yung kasalanan? Ideklara mo, nang hina ako, naisahan ako ng kaaway, pero hindi ako palaging ganito. Nakita na ako ng Panginoon na ako ay magiging katulad ng kanyang anak. Kaya magpapatuloy ako, sabi ro, magpatuloy ka.
buong tiyaga mong ipagpatuloy ang pagtakbo na inilagay sa iyo ng Panginoon. Nadapa ka na nga, huwag mo nang iisipin, nadapa ako. O bangon, nadapa ako kanina. Nadapa ako 2 minutes ago. 3 minutes na. Nadapa ako 3 minutes ago eh. 4 minutes. Nadapa ako 4 minutes ago eh. Para kang Facebook. Si ganito, nag-like sa'yo 2 minutes ago. Pagkaraan ng isang minuto, ito, nag-like sa'yo 3 minutes ago. Ito, nag-post ka 5 hours ago. Isang oras. Ito, nag-post ka 6 hours ago. Pabalik-balik sa'yo yung ano. Kalimutan mo na yon. At ituon mo yung isip mo, verse 2. Ituon natin ang paningin natin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. He is the author and the finisher of our faith. Hindi ikaw ang author, hindi rin ikaw ang finisher ng pananampalataya mo. Panginoon yun. Kaya nga may bagong tipan na pinagtibay ng kanyang dugo. Hindi lang yung kapatawaran ng kasalanan eh, yung ano, covenant, yung New Testament. New Testament yan eh, New Covenant yan. Na ang nagpapatibay dyan sa kasunduan na yan, yung dugo ng Panginoong Jesus. Na sa pamamagitan ng kanyang dugo, ginagarantya, pinirmahan ng Panginoon sa pamamagitan ng dugo. Yun ang ibig sabihin na pinagtitibay ng aking dugo. Yung pagka nagko-communion tayo. Pinirmahan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Na ikaw ay sa kanya. Ikaw ay magiging katulad ng kanyang anak. Kaya ikaw, huwag ka na mag-emote-emote dyan, talikuran mo yung panghihina, talikuran mo yung kasalanan, mamuhay ka na kagaya ng Panginoong Jesus. Eh, hindi ko ho kaya. Hello, ang nasa sa iyo ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos ang kumikilo sa iyo, ang biyaya niya ang gumagana sa iyo para ilayo ka sa kasalanan. Unang Juan, chapter 2, verse 2, tingnan nyo. Unang Juan, chapter 2, verse 2. Unang Juan, chapter 2, verse 2. Sabi rito, siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Ito pa. Ang nagsasabing nakikilala sa 3, natitiyak kong tayo kilala ng nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. 4, ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. At sa ganitong paraan, malalaman natin na tayo'y nasa kanya. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat mamuhay ng tulad ni Jesucristo. No, kung ikaw ay nasa Diyos, ang sino mang nagsasabing ikaw ay nasa Diyos, ay dapat mamuhay ng tulad ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, pag pinagsama-sama mo to, ganito ibig sabihin yan. Dinaskas ko na yan eh. Sa YouTube po ni Joel Masaredo, pindutin nyo yung Joel Masaredo, tapos playlist, meron ako series doon tungkol sa Efeso. Ganito ang ginawa ng Panginoon, kaya kahanga-hanga eh. To the praise of His glorious grace. Bakit kahanga-hanga yung plano ng Diyos? Kasi ganito, sa kaisipan ng tao, ganito. Lumakad ka ng mabuti, mamuhay ka ng tama, para tatakan ka ng Panginoon na ikaw nga ay sa kanyang anak. Na ikaw nga ay kabilang sa kanyang kawan, ikaw nga ay anak ng Diyos. Kaya kailangan, lumakad ka muna ng mabuti, sumunod ka muna sa kalooban niya, para matatakan ka niya na ikaw ay anak niya. Yun sa paningin ng tao. Pero sa pananaw ng Diyos, hindi ka pa ipinanganganak, Hindi pa nililikha ang mundo, tinatakan ka na niya na ikaw ay sa kanya. Nakita na niya in the future eh. Tinatakan ka na muna niya na ikaw ay sa kanya. Anak kanya, tupa kanya, no? Yung mga verses natin kanina. Meron pa ang mga anak ng Diyos na titipunin, mga anak ng Diyos, titipunin pa. Hindi pa naseseran, anak na ng Diyos ang tawag niya. Pagkatatak sa iyo ng Panginoon na ikaw ay anak niya, sa kanya ipinadala sa iyo ang banal na Espiritu at hinuhubog kanya ngayon, kinikilos kanya,
pinaltan na yung DNA mo. Ang buhay mo, hindi na yung dugo na galing sa iyong magulang. Ang buhay mo na ay mula sa Espiritu ng Diyos. Kaya ka ipinanganak na muli, you have been born again, dahil yung Espiritu ng Diyos ay ipinasok niya sa iyo. At yung kung ano yung nakatatak sa iyo, ganon ang kinikilos ng Diyos para ikaw ay maging katulad ng kanyang anak. Ay, na Panginoong Jesus. Patapos na po tayo eh. Ikalawang Korinto chapter 3. Ikalawang Korinto chapter 3, verse 18. Ikalawang Korinto chapter 3 verse 18. No, pakisulat ninyo. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Good AM po. Pastor June, God bless sa inyo. 2 Corinthians 3:18. Sabi rito, at dahil naalis na ang takip sa ating isip, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon, at ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Siya raw ang unti-unting bumabago sa atin para tayo'y maging katulad niya. Now, tignan muna natin yung buhay ng physical, tapos titignan natin yung buhay na espiritual. Yung buhay na physical, nagsimula sa isang cell. Yung sperm cell ng nanay mo, yung sperm cell ng tatay, at yung egg cell ng nanay, nagkaisa at iisa na lang yung cell. At yung cell na yon ay may DNA code, may code yon. 38 chromosomes ng iyong tatay at ng iyong nanay, nag-isa, at doon sa iisang cell na yon nakasulat na 6 billion characters raw, no, ayon sa science. Doon sa iisang cell na yon ay may programa na nakasulat. Kung ano idinidescribe nung DNA doon sa iisang cell na yon nung nagtagpo sa sinapupunan ng iyong ina, nakadescribe doon kung ano yung magiging itsura mo pagka matanda ka na. Mula doon sa isang cell, yun yung DNA code natin. Iisang cell pa lang tayo, ulitin ko po, no? Nandun tayo sa tiyan na nanay natin, iisang cell. Pero dun sa isang cell na yon ay may DNA code na. Nakasulat na po ron kung sino ka, ano magiging ugali mo, no, sa physical. Ano po? Now, nung ma-establish yon dun sa cell na yon, ano ginawa nung cell na yon? Nag-divide sa dalawa. Nag-divide, naging apat. Naging walo. Naging 16. Naging 32. Naging 64. Naging 128. Naging 256. Naging 512. Naging 1,000. Nag-multiply, ay naghiwalay-hiwalay hanggang sa padami ng padami. Ano ginagawa nung cell? Ang dami na nila. Nililikha nila yung programa na nakasulat nung iisang cell pa lang. Unti-unti yon hanggang sa mabuo yung utak, hanggang sa mabuo yung ano, create. Saan ang galing? Sa isang cell. Yung isang cell na yon. Sabi sa ano, first Psalms 139 yan. Nakita nyo na ako, wala pang anyo. Nilikha nyo kung kahanga-hanga. So, hindi ka pa nagiging tao, tandaan ninyo, hindi ka pa nagiging tao, wala ka pang paa, nakasulat na ron sa DNA code, no, nag-iisa pa lang yung cell, nakasulat na ron na magkakapaa ka, maglalakad ka. Wala ka pang tenga, nakasulat na ron na magkakatenga ka, makakarinig ka. Yan yung sa physical. Now, paano naman sa spirito? Inilagay ng Diyos sa iyo yung kanyang espiritu. You have been born again in the Spirit. So, pumasok sa iyo yung DNA code ng Diyos, yung kanyang espiritu. At nung pumasok sa iyo yung espiritu ng Diyos, hallelujah, mga kapatid, loobin ng Panginoon, maintindihan ninyo ito. Nung pumasok sa iyo ang espiritu ng Diyos, nakalagay na ron sa espiritu ng Diyos yung lahat ng plano niya sa iyo. Alam ng Espiritu ng Diyos kung ano yung kaisipan ng Diyos, nakalagay na roon yung katangian ng Panginoong Jesus. At yun naman ngayon, ano sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 8? Unti-unting kinikilos ka ng Panginoon, unti-unti kanyang binabago hanggang sa maging kamukha ka ng kanyang anak, maging kawangis ka na niya.
Pero kailan na establish na ikaw ay magiging kawangis ng Panginoon? Hindi ka pa nagbabasa ng Bible. Wala ka pang nasasaulo. Hindi ka pa marunong magbigay. Hindi ka pa ano, itinatak na muna sa iyo yon. At ang ginagawa ng Diyos habang nagpapatuloy ka sa Kanya, kung ano yung nakatatak sa iyo, kinikreate niya sa iyo ngayon. Ginagawa ka ng Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong mag-isip, mag-focus dun sa kahinaan natin, kasalanan. Tumingin ka sa Panginoong Jesus at lagi mong sasabihin, hindi ako palaging ganito. Magpapatuloy ako sa Panginoon dahil alam ko yung code niya, yung DNA code niya, which is His Spirit, ay nasa sa akin na, and God is working. God is working in and out. Kumikilos ang Diyos sa loob ko. Kumikilos rin siya sa mga sitwasyon ko, sa labas ko. So that all things work together for good. Ayon sa naisip ng Diyos tungkol sa akin. Hallelujah. Naunawaan niyo po ba? Naintindihan niyo ba? Napakadakila ng plano ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, tuwing maaalala ko ang dakilang layunin ng Diyos na ito, napapaluhod ako at napupuwersa akong magpuri, magpasalamat sa Diyos. I bow my knees. Pagka naiisip mo yan, naintindihan niyo po ba? Isang cell, nakalagay na ron yung DNA mo, kung ano yung magiging itsura mo, at lilikhain yun ng cell na yon. Ganon din in the spirit, nung inilagay ng Panginoon ang espiritu niya sa iyo, nakaprogram na yon kung sino ka sa Panginoon, at yun ang nililikha ng Diyos sa iyo. Wow! Wow! Glory to Jesus. Panginoon, ang dalangin ko, maunawaan namin ito. First in our spirit. At maintindihan din namin sa aming kaisipan, Panginoon, magliwanag ito sa amin. Kung gaano kadakila ang layunin ninyo sa amin. Kaya tulungan nyo nawa kami ayon sa inyong masaganang biyaya na talikuran namin ang kasalanan at lahat ng pumipigil sa amin. At ituon namin ang paningin namin sa inyo, O Diyos. Kayo ang lumikha sa amin, Panginoon. Noong inilagay niyo ang Espiritu niyo sa amin, isinulat na, nakatatak na ron yung program para sa aming buhay sa inyo hanggang sa walang hanggan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Makakalakad ako na kagaya ng Panginoong Jesus. Makakapamuhay ako na kagaya ng Panginoong Jesus. Ako ay magiging katulad ng Panginoong Jesus. Matagal nang itinalaga ng Panginoon yan para sa akin at matutupad yan sa akin. Dahil wala imposible sa Panginoon. Hallelujah. He's the creator of the heaven and earth. He also is the creator of my life, my spiritual life in Him. Glory to Jesus. To God be the glory. To God be the glory. Pagpalain kayo ng Panginoon, magkita-kita po tayo. Magkita-kita tayo bukas. Patuloy nyo kami ipanalangin dito sa Taiwan. Nais kong batiin lahat ng mga kapatira natin dyan sa UAE. Nagagalak ako sa Panginoon na kayo ay nagpapatuloy sa Panginoon kahit wala pa ako dyan. Nag-uumpisa na akong manalangin at hilingin ang layunin ng Panginoon at kalooban ng Panginoon at tugon ng Panginoon para sa pagbabalik ko dyan ngayong buwan ng July. Kaya patuloy tayong manalangin. Pinabati ko rin lahat na nasa Qatar, ganun raw bigkas noon. Hindi pa ako nakakarating din dyan pero may grupo na kayo, nag-uusap-usap na kayo, nagpapalakasan na kayo. At pagbalik ni Sister Feli dyan, maghahayo na kayo, magtitipon-tipon na kayo, at dadalhin din ako ng Panginoon dyan sa panahon na itinakda niya. Nakita na rin ng Panginoon yon. Kaya, God bless you. Pakipag-pray nyo po yan, mga kapatira natin sa Qatar at saka sa UAE. To God be the glory. To God be the glory. See you tomorrow po.